you, thank you. Oh, ba't kayo minto? Magandang gabi sa lahat ng nais matuto at masihan. Dahil eto na ang paboritong game show ng mundo, ang Who Wants to Be a Millionaire? Madalas ay tiyaga ang kailangan para makaupo dito sa ating hot seat. Ang ating unang contestant, di lang isa, di lang dalawa, di lang tatlo. Walong beses siyang nag-audition. People, what can you say about that? Ensayado kayo, ha? Sino siya? Eto, panoorin natin. Di ako nagkamali. Ang lahat ng tiyaga ko ay may magandang patutunguhan. Di ko talaga sukat akalain na matatawagan ako. Kinalimutan ko na nga na mapipili ako. Si Gaylo ay mabait siya, matulungin at mapagmahal sa mga kapatid. Gusto ko talaga makasali kasi gusto ko talaga matulungan ang pamilya ko. Kasi nakita ko yung pagod ng nanay at tatay ko sa pagpapaaral sa amin. Gusto ko rin ibalik yung paghihirap nila. Siya yung parating tumutulong sa amin. Kung ano man ang problema namin, siya yung nagpapaluwag ng puso namin na sinasabihan kami na huwag kayong mag-alala at tutulong ako sa inyo at tutulungan ko rin mga kapatid ko. Pinupunti rin ako mapanalunan ay ang 2 million pesos. Kasi sa tagal ko na nag-audition, ayoko naman na, na may amount lang ako na itatarget. Sana mapanalunan mo yung 2 million para makabili din tayo ng sariling bahay. Bossing, sa tagal ko naghintay na makaupo sa hot seat, hindi ko napapakawalan ng 2 million pesos, kaya maghintay ka lang dyan. Mua-mua, chup-chup! Kaya, mga kapatid, please welcome Eduardo Gaylo Pahinag Jr. Gaylo! Masaka pa ng ulan, nakita ko, nakapayong ka pa kanina. Oo nga ho eh. Ganong katsaga ang pag-audition mo, ha? Opo, bossing. Gaylo, ang pangalan, parang ibang tunog, ha? Parang tunog milyonaryo. Sana nga po. Bago nating pag-usapan tukol dyan sa pangalan mo, kung saan galing yan, umupo ka na muna sa hot seat. Okay, okay? Gaylo? Thank you. Years old, si Gaylo, taga Sampaloc, Manila. Saan galing ang Gaylo? Gaylo, naisipan lang po yun ng tita, mga tita ko. So, ang pangalan ho kasi ng nanay ko, Gloria. Oh. Tapos ang tatay ko ho, Eduardo. Oh. Tapos namili lang ho sila ng letters na ipaghahalo at yung Gaylo nga ho yung naisipan ho nilang pangalan. Pangalan ng nanay mo, Gloria. Gloria. Pangalan ng tatay mo, Eduardo. Eduardo. Dapat Glodo. Parang naging Gaylo. Parang naging Gaylo. Wala pa. Pero doon yung mga letra. Oo, yung mga letra ho. Namili lang ho sila. Tapos ginambol-jambol lang. Oo. Ikaw ba may trabaho? Meron o. Anong trabaho mo yan? Ang trabaho ko ay isang IT auditor. Mm-hmm. Bali, ang ginagawa ho nun, tinitingnan po yung mga systems ng isang business. Mm. Tapos tinitingnan ho nila kung tama po yung pag... Yung labas po nung report po sa computer, kung tama po yung... Yun ang trabaho mo? Ay, hindi ho. Ang trabaho ko, yung tinitingnan ko ho kung tama po yung computer. Sa computer ka nakatingin. Oo. Hilig mo ang panonood ng mga game shows at may nasalihan ka ba bukod sa panonood lang? Ito po yung first time ko eh. Bali, nanonood lang po ako parate, pero ang first time na makasali ho ako sa game show, ito pong Who Wants to Be a Millionaire. Ito na first time mo? Yes po. Aba, kumbaga, mayroong ano yan. May beginner's luck na tinatawag. Oo, first time. Sino ang kasama mo ngayon? Ang kasama ko ho ngayon, ang mother ko, si Gloria, ang tatay ko, si Eduardo, at ang sister ko, si Glody. Ayun, ang Glody. Yan ang tama. Okay, kamusta po kayo, Mr. and Mrs.? Okay lang po, bossing. Kayo ba'y ninenerbiyos? Opo, bossing. Relax lang kayo. Palagay ko, itong si Gaylo, malayo ang mararating nito. Sana. Makakarating ito ng Novaliches. Andito na. Nandito na. Oh.
Sige, salamat. Upo muna kayo, relax kayo dyan. At akong bahala dito kay Gailo, okay? Good luck at sana pag-uwi nyo mamaya, milyonaryo ka na. Alright, mechanics muna tayo. 15 multiple choice questions. Kung masasagot mo ang 15 tanong ng tama, meron kang 2 million pesos. Sa ating bagong format, dalawa ang money trees na pwede mong pagpilian, ang classic money tree at ang high risk money tree. Sa classic money tree, nandiyan pa rin ang tinatawag na safe havens. Sigurado na ang 20,000 pag naabot mo ang question 5 at 150,000 naman kung maabot mo ang question 10. At syempre, kung maabot ka sa question 15, 2 million iyong-iyo na. Meron tatlong lifelines ang classic money tree. Sa 50-50, magtatanggal kami ng 2 maling sagot at doon sa natira, pipili mo kung ano sa tingin mo ang tamang sagot. Sa People Speak, pipili ka ng 3 audience members para tumulong sa'yo. Pero nasa sa'yo kung sino ang paniniwalaan mo sa kanila. Merong nakalaang 20,000 pesos para doon sa napili mo na nagbigay ng tamang sagot. Kung tama ang sagot nilang 3, maghahatian nila ang 20,000. Sa Switch, maaari mo palitan ng tanong kung sa tingin mo ay di mo ito kayang sagutin. Ang 3 lifelines na ito ay magagamit mo anytime within the game. At maliban sa classic money tree, may isa pa tayong option. Ito yung high risk money tree. Kapag ito ang pinili mo, mawawala ang pangalawang safe haven. Pero magiging 4 ang lifelines mo na pwedeng gamitin anytime within your game. Ang additional lifeline na ito ay ang double dip. Sa lifeline na double dip, may pagkakataon kang pumili ng 2 sagot sa isang tanong. Kung ang unang sagot mo ay tama, tutuloy ka na sa susunod na tanong. Kung mali naman, maaari ka pang pumili ng isa pang sagot. Tandaan mo lang sa ating high-risk format, kung magkamali ka after question number 5, automatic na 20,000 pesos ang iyong maiuwi. So, Gailo, anong money tree ang gusto mong piliin? Ang classic ba o high-risk? Bossing, ang pipiliin ko po ay ang high-risk money tree. Bakit? Kasi bossing, nasabi niyo nga, 8 beses na akong nag-audition at gustong-gusto ko talaga makuha ang 2 million. Kaya mas makakatulong ang 4 na na lifeline sa akin. Okay. Sige. Tingnan natin kung magandang, kung good decision ka. Ready ka na? Ready na po. Let's play Who Wants to be a Millionaire? Unang tanong for 1,000. Aling parte ng katawan ang ginagamit na pangsipol? A. Mata. B. Buhok. C. Bibig. D. Singit. Parang hindi naman po pwede ang singit. Bossing. Malay mo. Bossing C. Bibig. Is that your final answer? Yes, bossing. That's my final answer. Marunong ka bang sumipol? Marunong naman, no? Sample nga. Ah, teka. Minginig pa yun. Si Bibig is correct. Pangalawang tanong for 3,000 pesos. Ano ang sinusuot ng mga biker na pangproteksyon sa kanilang ulo? A. Helmet. B. Hairnet. C. Bagnet. D. Sipet. Bossing, letter A, helmet. Is that your final answer? Yes, bossing, that's my final answer. Helmet is correct. Question number 3 for 5,000 pesos. Sa landline telephone, ano ang I sa IDD? A. Interracial. B. International. C. Interactive. D. Interpol. Bossing, ang ibig sabihin kasi ng IDD ay international. Ako, nakalimutan ko yung 2D. Pero bossing... Muntik na alam mo, muntik na humanga sa'yo, ha? Ang ganda ng pagkaka-entry.
Bossing, eh, ibig sabihin ng nakalimutan ko. Pero Bossing, sigurado po ako na ang ibig sabihin ng I sa IDD ay international. Is that your final answer? Yes, Bossing, that's my final answer. Sana pala natanong sa'yo kung ano yung DD. Nakabot niya nga ako, hindi. Isipin mo, ano yung DD? Hindi ko na humaalala po. Para sa mga BB. Oh, hindi niyo makuha, hindi niyo makuha. Ah, nakuha mo. DD, para sa BB. International Direct Dial. Tama po ba? Nakalimutan ko rin eh. Direct birth lang ang alam ko eh. Basta correct international. Yes. Question number 4 for 10,000. Anong root crop ang kilala rin sa pangalang sweet potato? A. Kamote. B. Sayote. C. Patatas. D. Gabi. Bossing, ang sweet potato ay ang kamote. Letter A. Sigurado ka? Yes, Bossing. Kamote po. Is that your final answer? Yes, Bossing. That's my final answer. Kamote. Hindi ka kaya mangamote? Ano ba kasabihan yun, no? Nangamote. Nahirapan. Eto, kamote. Tama. 10,000 pesos na ang pera mo. At eto na ang kaisa-isang safe haven question natin, okay? Kailo? Ano ang karaniwang ginagamit na pangalis ng nail polish? A. Ascorbic acid. B. Varnish. C. Acetone. D. Muriatic acid. Bossing, yung varnish pang furniture siya eh. Tapos ascorbic acid, yan ata yung vitamin C. At yung muriatic acid. Ay, parang delikado ho ata inumin yan eh. So, Bossing, ang sagot ko ay letter C, acetone. Is that your final answer? Yes, Bossing, that's my final answer. Acetone is correct. 20,000 pesos. Sigurado na yun. Okay. Babay, mainit na. Okay pa naman po. Ah, okay pa? Kaya pa. Alright, eh, tuloy na natin. Question number 6 for 35,000 pesos. Sa anong tawag mas kilala ang kafe noir? A. Chocolate coffee. B. Black coffee. C. Cappuccino. D. Mocha. Chocolate coffee. Parang mocha din yung chocolate coffee. So ang pinagpipilian ko po ay black coffee o kaya cappuccino. Pero po, mas kutob ko po yung black coffee kesa sa cappuccino. So ano sagot mo? Black coffee po. So sinunod mo lang yung kutob mo? Yes po. Sigurado ka sa sagot mo? Yes po, black coffee. Is that your final answer? Yes, Bossing, that's my final answer. Ang tamang sagot, abangan sa ating pagbabalik dito lang sa Who Wants to Be a Millionaire? Patuloy ang pagsabog ng kasiyahan dito sa Who Wants to Be a Millionaire? 20,000 pesos na ang laman ng kaban ni Gailo. Patuloy pa kaya ang kanyang pag-angat
Ito yung tanong, sa anong tawag mas kilala ang cafe noir? Chocolate coffee, black coffee, cappuccino, mocha. Ang kutob niya, at yun ang kanyang isinagot, ay letter B, black coffee. Tay, kayo ba'y mahilig sa kape? Medyo po, bossing. Si nanay? Di po masyado bossing. Coffee na iniinom mo, kung ano lang. Kung ano lang po. Sosyal lang kape ko eh. 3-in-1 noir. Sosyal yun. 3-in-1 noir. Parang cafe noir. Ang cafe noir, Gailo, ay black coffee. That's correct. Ganda ang kutob mo, ha? Question number 7 for 50,000 pesos. Andiyan pa yung mga lifeline mo. Apat yan. Here we go. Ano ang first names ng mga magulang ni Harry Potter? A. Robert and Andrea. B. Mark and Amanda. C. James and Lily. D. Paul and Elizabeth. Bossing, yung Harry Potter na books, nabasa ko siya. So, from book 1 to book 7. Ako. Ibig sabihin eh, alam na alam mo sagot yan. Yes, bossing, alam po ang sagot. At ang magulang ni Harry Potter ay sina James Potter and Lily Potter. Letter C. You sure? Yes, bossing. Letter C, James and Lily, is my final answer. Siguro naman, dahil sabi mo nga, nabasa mo from 1 to 7. Yes, bossing. Ano ba, iniintay na natin? Eh, 50,000. Meron ka na. Question number 8 for 70,000 pesos. Sa Olympic archery, ano ang tawag sa lalagyan ng arrows o projectiles? A. Satchel. B. Packer. C. Duffel. D. Quiver. Bossing, kapag duffel, ang naiisip ko kasi dito yung bag eh. May bag kasing duffel bag. Tapos kapag satchel naman, parang hindi siya related sa archery. Parang lalagyan lang siya ng gamit. Bossing, ang sagot ko ay quiver. Ano yan? Kutob? Familiar po yung ano eh, yung quiver sa akin. Sa mga nabasa ko din ho, parang mas familiar sa akin ang quiver. Wala pa akong naririnig na packer na lalagyan. So ang sagot mo ay? Letter D, quiver. And is that your final answer? Yes, bossing, that's my final answer. Quiver is correct. Meron ka ng 70,000 pesos. Ang sunod na tanong ay nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Eto, basahin natin. Ano ang F sa initials ng dating US President na si JFK? A. Frick. B. Fitzgerald. C. Fontan. D. Fort Worth. Bossing, kilala ko tong si JFK. Siya yung inassassinate na presidente ng Amerika dati. Ibig sabihin ng JFK ay John Fitzgerald Kennedy. So, bossing, ang magiging sagot ko po ay letter B, Fitzgerald. Is that your final answer?
Yes, bossing. Letter B, Fitzgerald, is my final answer. Kilala mo talaga, ha? Yes, bossing. Kilala ko po. Si JFK, ha? Yes, bossing. Asintado ba ang sagot ni Gaylo? The correct answer will be revealed after the break. Magbabalik ang Who Wants to Be a Millionaire? Patuloy ang laban ngayong linggo dito lang sa Who Wants to Be a Millionaire. Si Gaylo ay nakabangko na ng 70,000 pesos kanina. At alamin na natin kung dadami pa ito sa tanong na ano ang F sa initials na dating US President na si JFK, A, Frick, B, Fitzgerald, C, Fontan, D, Fort Worth. Kilala daw niya si JFK? French kayo? Hindi naman, no? Ah. Ka-Facebook mo eh. And Fitzgerald is correct! 100,000 pesos! Ikisampung tanong for 150,000 pesos. Ano ang nilalaman ng isang ossuary? A. Abo ng namatay. B. Buho ng namatay. C. Buto ng namatay. Or D. Koko ng namatay. Ossuary. Bossing, na yung suwari, parang related siya sa patay. So yung pagkaka-wordings po, ossuary. May mortuary po kasi, so yun po yung kung saan po ini-embalmo yung mga patay. So, ang iniisip ko po kung ano po yung ibig sabihin ng OS. Bossing, yung buto po, naalala ko po, osteoporosis. So, yung OS po dun. Yung osteoporosis po related sa buto. So, yun po yung na-associate ko po dun sa ossuary po, buto. Kung hindi ka naman sigurado, paalala ko lang sa'yo yung mga lifelines mo nandyan para tulungan ka. Bossing, gagamitin ko po ang aking lifeline. Ano ang gusto mong gamitin? Ang gagamitin ko po ay People Speak. Alright. People, tulungan natin si Gaylo. Ulitin kong tanong, ano ang nilalaman ng isang ossuary? A. Abo ng namatay. B. Buhok ng namatay. C. Buto ng namatay. Or D. Kuko ng namatay. Yung mga nakakaalam ng sana, ng tamang sagot, magsitayo, please. Okay, dyan sa mga nakatayo, pipili ka ng tatlo, Gaylo. Yes, po. Bossing, si Gemma. Gemma? Okay, dalawa pa? Randy. And si Patrick. And Patrick. Yung mga hindi napili, magsiupo na, please. Unahin na natin si Gemma. Hi, Gemma. Hi. Anong trabaho? Teacher po. Okay. Ano po tinuturo nila? English. Naku, di alam nyo kung ano ibig sabihin ng ossuary. Ano ang nilalaman ng isang ossuary? Sipo. Buto pa ng namatay. Buto? Opo. Nang namatay? Sigurado po kayo? Opo. Okay. Si Randy? Hi, bossing. Good evening, Randy. Good evening po. Ano ang nilalaman ng isang ossuary?
Letter C po, yung buto. Buto rin? Yes, sir. Sigurado yun? Sigurado po. Based link din po dun sa analysis ni sir po. Parang pinakinggan lang yung analysis mo, ha? Patay tayo dyan, boss. Patrick! Ano ang nilalaman ng isang ossuary? Same po. Letter C. Kasi kung ossuary po, medyo malapit-lapit po siya sa buto na namatay. So, para sa'yo, letter C rin? Yes po, bossing. Buto ng namatay? Buto ng namatay. Okay. Kylo, nadinig mo naman yung mga sagot nila, yung mga explanation nila. Parang binasi lang doon sa explanation mo. Patay tayo. So, ano ang sagot mo? Bossing, susundin ko po sila. At ang magiging sagot ko po ay letter C, buto ng namatay. Meron ka ng 100,000, ano? Yes, boss. Pag tama sagot mo, magiging 150,000. Pag mali, paalala ko lang sa'yo, 20,000 ang babalikan mo. So, is that your final answer? Yes, bossing, letter C, buto ng namatay. Is my final answer. Ito na kaya ang katapusan ng buhay ng buto ni Kylo. Let's find out when we return. Ito ang Who Wants to Be a Millionaire. We are back for more knowledge and fun on your favorite Sunday game show, Who Wants to Be a Millionaire? Before the break, nakaipon na si Kylo ng 100,000 pesos. Ito ko ay madadagdagan pa. Ito yung tanong, anong nilalaman ng isang ossuary? Abo ng namatay, buhok ng namatay, buto ng namatay, kuko ng namatay. Humingi siya ng tulong sa ating audience. Ginamit niya ang kanyang People Speak. Sinunod niya, ang sinagot niya ay letter C, buto ng namatay. Alam namang kuko ng namatay, ipunin mo. Alam naman din na mga buhok lang na namatay. Patay na buhok. Pag-uusapan pa natin, patay na buhok, patay na kuko. Ang abo, yun, ay mali. Buto is correct. Buto. Patrick, Randy, Gemma. Thank you. Maraming salamat. Hati-hati kayo sa 20,000 pesos. Tatlo ka pang lifeline na natitira, Kylo. Yes, boss. 50-50, switch, at yung double dip. Question number 11 for 250,000 pesos. Saan nagmula ang calypso music? A, Mediterranean. B, Himalayas. C, South Pacific. Or D, Caribbean. Calypso music. Mahilig ba sa music? Di ho eh. Ito yung kinatatakutan ko na category, bossing. Music? Oo. Naku naman, bakit may nasama pang music dito? Bossing, gut feel uli na Mediterranean. Kasi yung, yun nga po, Calypso, parang familiar po siya sa Greek mythology. Tapos, Greek mythology, so Greece po. So ang country po na yung Greece po, malapit po siya sa Mediterranean.
yung Himalayas po, yun po yung may Mount Everest. So, medyo sa may China part po siya. Tapos, South Pacific, yun po, Pacific. So, nasa side po natin siya. Pero, hindi ko po siya na-associate sa ganun pong region. Tapos, Caribbean po, yun po yung malapit po sa South America. May tatlo ka bang lifeline na natitira? Hindi naman kita minamadali. Hindi mo naman pag-isipan pa ng konti. Pera mo ngayon ay 150,000. Pag nagkamali ka, balik ka sa 20,000. That's a difference of 130,000 pesos. Laki rin yun. Bossing, gut feel ako na Mediterranean pero gusto kong makasigurado. Kaya gagamitin ko po ang aking lifeline. Anong lifeline ang gusto mong gamitin? 50-50 po. 50-50? Mawawala ang dalawang maling sagot. Tignan natin. Ayan na! Naku, ano ba nangyari dito? Ano nangyari sa gut feel mo? Nawala yung Mediterranean. So, ang natira ay B, Himalayas. And D, Caribbean. Dalawa na lang yung pagpipilihan mo. Himalayas at Caribbean. Hindi po siya familiar sa akin. Himalayas, Calypso, Caribbean. Bossing, wala akong idea kung ano yung isasagot ko. Pili ka sa dalawa. Delikado po eh. Kung piliin ko po yung isa, tas mali. May 50-50 chance po ako na tama ang magiging sagot ko. Eh, bossing, ang lifeline, ang safe haven ko ay 20,000. Bossing, pwede pa pong gumamit ng isa pa pong lifeline? Pwede. Bossing, gagamitin ko po yung double dip. Sigurado ka? Yes, bossing. Sigurado na po. Alright. So, ibig sabihin yan eh, sure shot na to. Ano ang una mong sagot? Bossing, unahin ko po muna yung Caribbean. Caribbean. Is that your final answer? Yes, bossing. That's my final answer. The answer when we come back, dito lang sa Who Wants to Be a Millionaire? Non-stop excitement ang inyong makikita dito sa paboritong game show ng mundo, ang Who Wants to Be a Millionaire? Gaylo is well on his way to the top. So far, umabot na siya sa 150,000 pesos at alamin na natin kung aabot siya sa 250,000. Sa tanong na ito, saan nagmula ang Calypso Music? Gumamit siya ng 50-50. Ang natira ay Himalayas at Caribbean. Hindi pa siya nasiyahan. Ginamit na rin niya ang kanyang double dip. At ang una niyang sagot ay letter D, Caribbean. Bagay, pag nagkamali ka rito, you have another chance to answer. Hindi mo talaga alam yung Calypso Music? Hindi ho talaga. Hindi. Yun nga po, yung naalala ko lang po sa Calypso, yung tukol sa Greek ano mythology. Ano napunta sa Greek mythology yun? Parang may, ano po eh, may Greek god po ng pangalan Calypso. Pero... Kasi Harry Belafonte. Kilala mo si Harry Belafonte? Hindi po. Teo! Come Mr. Tallyman, tali ng sapatos. Si Harry Belafonte, ang king of Calypso. And Caribbean is the correct answer. All right.
Okay ka lang? Okay lang po. May isa ka pa namang natitirang lifeline. Yes po. At yun yung switch. Here's a question worth 400,000 pesos. Anong virus ang na-isolate ni Luc Montagnier noong 1983? A. Chickenpox. B. HIV. C. SARS. D. Salmonella. Ang matunog sa akin ngayon yung HIV. Kasi nung kung i-associate ko po yung 1983, so ang siguro po sikat na sakit noon HIV. Tama ba? Kasi po yung SARS bago lang po siya ito na mga 2000s. Salmonella. Ang alam ko lang po sa salmonella sa isda. Tapos yung chicken pox. Yun po ate yung bulutong. Tama ba? Luc Montagnier, 83. Bossing, gut feel po uli. HIV. Letter? B. Sumasagot ka na ba? Yes po. And your answer is? Letter B, HIV. Is that your final answer? Yes, bossing. Letter B, HIV is my final answer. Okay pa kayo, Nay? Tay? Okay, bossing. May isa ka pang lifeline na natitira. Ba't di mo ginamit? Bossing, na parang familiar po yung yun nga po yung HIV test noong 80s. Kaya tinuloy ko na ho. Hindi mo na ginamit yung natitira mong lifeline? Hindi na po muna. Buti na lang. HIV is correct! 400,000 pesos! Buhay pa ang iyong lifeline. Susunod na tanong ay nagkakahalaga ng 600,000 pesos. Anong bulaklak ang kilala rin na Lily of the Nile? Kailig ka ba sa bulaklak? Hindi po. A. Calla Lily. B. Lotus. C. Iris. D. Lily of the Valley. Anong bulaklak ang kilala rin na Lily of the Nile? 600,000 pesos. Lily of the Nile. Bossing yung Lily of the Valley, parang Lily of the Nile tapos Lily of the Valley, parang inudit lang po niya eh. Yung Calla Lily, may lily siya pero ano ibig sabihin ng Calla? Alam ko lang po yung banda na Calla Lily. Tapos po, Iris. Parang sa mata naman po yung naiisip ko eh. Parang hindi po ako familiar kung may iris po na bulaklak. So ang matitira po sa akin, letter B po, Lotus. 400,000 na ang pera mo. Kyle,
Ito'y paalala lang. Pag tama ang sagot mo, magiging 600,000 na lalapit na sa ating inaasam na milyon. Pero pag nagkamali ka, babalik ka sa 20,000 pesos. Dahil lang nilalaro natin ay ang high-risk money tree. Ang depresya noon ay 380,000 pesos. So, pag-isipan mo maigi. Sabi mo nga, gusto mong iuwi yung 2 million. Kailangan ng iba yung pag-iingat. Bossing, ang alam ko lang po na bulaklak talaga dito ang ay Calla Lily or Lotus. Pero parang may Lily na kasi yung Calla Lily. Parang, pero Calla. Calla. Ibig ba sabihin ba doon, Nile? Bossing, ang pinagpipilian ko na po ngayon ay Calla Lily or Lotus. Kasi naisip ko po, Lily of the Nile. So baka ang ibig sabihin po ng Calla ay Nile. Kasi may lily na siya eh. Lotus. Yun lang po yung kilala ko po talaga na bulaklak yung ma-identify ko po, Lotus. Pero yung Lotus kasi associated siya sa China. So dalawa lang yung pinagpipilihan mo? Yes, bossing. Letter A, Calla Lily, or letter B, Lotus. Bossing, mukhang letter A, Calla Lily. Paalala lang, Gailo, ha, na may isa ka pang lifeline at yung 400,000 mo, maaring maging 20,000 pag nagkamali ka sa tanong na ito. Pero kung sigurado ka naman sa sagot mo, come on. Bossing, di po ako sigurado sa sagot ko. Puro kutob eh. Kutob na mali kanina. Pero marami kang mga kutob kanina na... Tama nga ako. Tama. Bossing, gagamitin ko na lang po yung last lifeline ko. At yun na yung switch. Yes po. Ibig sabihin eh, kakalimutan na natin to. Opo. Hindi ka na sasagot. Kahit gusto ko man pong sagutin, bossing, hindi po ko makakasigurado po na natama yung natama sagot mo. Po yung sagot ko. At gagamitin ko na po ang aking huling lifeline. Which is switch. Yes po. Are you sure? Yes, bossing, I'm sure. Alright. Kalimutan na natin itong si Lily. So ano sana ay sasagot mo? Ito ay katuwa na lang. Bossing, letter A. Talagang Calla Lily, ha? Kasi po may lili na siya eh. So baka ibig sabihin ng Calla ay Nile. Pwede mo tinuloy. Diba, sabi ko nga sa'yo, ang kutob mo kanina pa, tama eh. Kutob mo ngayon, Calla Lily. And that is the correct answer. Calla Lily. Lily of the Nile. Sayang. Sayang. Pero di bale, mabuti na yung sigurado. Again, for 600,000 pesos, ito yung ipapalit na tanong ng ating computer. Sino ang inihalal na Senate President sa pagbubukas ng 16th Congress? A. Juan Ponce Enrile. B. Jovito Salonga. C. Franklin Drilon. Or D. Manny Villar. 16th Congress. 16th. Bossing, kung i... Ngayon po kasi, di ba po nag-election po 2013? So, di ko lang po sigurado. Kung yung 16th Congress po is 2013, eliminated na po si Jovito Salonga at Manny Villar. Kasi hindi na po sila current senators ngayon.
Bali, ang current senator na lang po ay si Juan Ponce Enrile and Franklin Villon. Alam ko po nung nagbukas po yung Congress, ang Senate President po kasi last year si Juan Ponce Enrile. Tapos si Franklin Villon, siya ang pumalit. Siya ang current Senate President. So ano sagot mo? Bossing, kung ang pagbabasehan ko sa 16th Congress 2013, ang magiging sagot ko po ay si Franklin Villon. Letter? C. Your answer is? Letter C, Franklin Villon. Is that your final answer? Yes, bossing, that's my final answer. Ilang naman ang problema dun eh, kung kailan yung 16th Congress eh. Pang ilang Congress yung nakaraan, pang ilang Congress yung ngayon. Franklin Drilon is correct! 600,000 pesos! Huh? Wala na oras? Wala na. Oh, come on. 1,000,000 na yung susunod eh. Wala na tayong oras. Gailo, paano ba yan? Susunod na mo. Tago ko muna yung 600 mo, ha? Sige po. Okay. Patago na lang po muna. Oo, oh, at ihahanda ko na yung 1,000,000. 2,000,000 na ang ihahanda ko para sa'yo sa next po. Week. Okay? Sige po. Alright. Aabot kaya sa 2 million. Ito si Gailo. Abangan natin next week. Thank you, Gailo. Mami, Daddy, thank you. And Grody, thank you. At ito po si Big Soto. See you next Sunday dito sa paboritong game show ng mundo, ang Who Wants to Be a Millionaire? Last week, 8 beses siyang nag-audition para makaupo dito sa ating hot seat. All or nothing ang laban hanggang sa huling lifeline. Susunod na tanong ay nagkakahalaga ng 600,000 pesos. Ubus na ang lifelines mo pero meron ka pang gut feel na titira. Sino ang inihalal na Senate President sa pagbubukas ng 16th Congress? Bossing, kung ang pagbabasehan ko sa 16th Congress 2013, ang magiging sagot ko po ay si Franklin Villon. Is that your final answer? Yes, bossing, that's my final answer. Franklin Drilon is correct! 600,000 pesos! Ngayong gabi, with 2 questions left, and without lifelines, maiuwi niya kaya ang 2 million pesos na pinaka-aasam-asam o babagsak siya sa 20,000? Nag-iinat lang. Magandang gabi sa buong Pilipinas. Sunday night ulit. Kaya labasan na naman ang galing sa talino at swerte dito sa paboritong game show ng mundo, ang Who Wants to Be a Millionaire? Yeah!
Last week, nabitin tayo sa game ng ating rollover contestant at sa kanyang pagpapatuloy ngayong gabi, maaari na siyang maging milyonaryo. So please, welcome back, Eduardo Gailo Pahinag Jr. Hoy, Gailo! Kamusta? Long time no see! Nakita-kita ka na yun, gaganyan-ganyan. Parang may labang ka. Hindi ba si Pacquiao? Naghahanda lang po para sa 1 million question. Kinakabahan ka ba? Kinakabahan, no. Okay. Let's try to get the 1 million or the 2 million. Punta na tayo sa hot seat. Si Gailo ay isang IT auditor. Last week, unti-unti siyang umakyat sa kanyang money tree hanggang naabot niya ang 600,000 pesos. Gailo, sabi mo last week, ikaw na ang susunod na milyonaryo. Ikaw na nga ba? Susubukan po natin, bossing. Balikan natin ang laro mo. Ubus na ang lifelines mo, pero meron ka pang gut feel na titira. Yun naman ang importante. Yung kutob. At kung makuha mo ang susunod na tanong, isa ka ng certified millionaire. Ready ka na ba? Ready na, bossing. Let's play! Who wants to be a millionaire? Good luck! Sino nga pala ang kasama mo ngayon? Kasama ko po ang father ko, si tatay. Si nanay. Nanay and si sister ko po. Eh ba ay nakahanda na mag-uwi ng milyon-milyon? Handang-handa, bossing. Unari, hindi kinakabahan si nanay. Papalakas loob. Okay, good luck sa inyo lahat. Question number 14. For 1 million pesos. Here's a question, Gailo. Kung ang ibig sabihin ng trinoma ay triangle north of Manila, ano naman ang tribeca sa Amerika? A. Triangle between camps. B. Triangle behind cabins. C. Triangle below canal. Or D. Triangle beneath cabins. Bossing, kung pagbabasehan ko yung triangle north of Manila, so location siya. So location siya ng map. Ang pwede ko lang i-consider na magiging location ng map dito, camps, caverns, at canal. So yung cabins, pwede ko na siguro siyang i-eliminate. Pwede na rin siguro yung camps. Kasi wala naman siyang geographic na basis. So ang matitirang pagpipilian ko, triangle behind caverns and triangle below canal. Triangle below canal, pwede ko po siyang makita sa map kasi kung canal tapos so body of water tapos yung below, so pwede, madali po siya makita sa maps kung ganun po. Kung behind caverns po siya, caverns, so kuweba, parang hindi naman po makikita sa map yung kuweba. Tapos behind pa, so sa likod ng kuweba. Bossing, gut feel po na magiging sagot ko ay letter C, triangle below canal. $600,000 na ang pera mo ngayon sa iyong money tree. Ayun ang nabanggit ko kanina, pag tama ang sagot mo, certified millionaire ka na. Pag nagkamali ka, balik ka sa 20,000 pesos. Dahil lang yung nilalaro ay yung high risk money tree.
isa lang ang safe haven niyan, 20,000. So that's a difference of 580,000 pesos. Ano nga yung gut feel mo? Boss, yung gut feel uli, letter C po, triangle below canal. Sabi ko nga kanina, wala ka ng lifeline. Ang natitira na lang, gut feel. Will you take the risk? For 1,000,000 pesos? Or will you take the risk of losing 580,000? Anong sagot mo? Ito na yung pinakahihintay ko, bossing. Umupo sa hot seat. At manalo ng 1,000,000. Yes, bossing. Your decision, Gailo? Bossing, itutuloy ko na sa sagot po ako. Sige, anong sagot mo? Letter C po, triangle below canal. Is that your final answer? Yes, bossing, that's my final answer. Matutupad ba ni Gailo ang kanyang sinasabing pagiging milyonaryo? Alamin sa ating pagbabalik dito sa Who Wants to Be a Millionaire? We are back for another exciting episode of Who Wants to Be a Millionaire. Ang buong studio ay tahimik dahil maaari na tayo magkaroon ng isang milyonaryo. At yan ay kung tama ang sagot ni Gailo sa naiwan nating tanong na kung ibig sabihin ng trinoma ay triangle north of Manila, ano naman ang tribeca sa Amerika? A. Triangle between camps. B. Triangle behind caverns. C. Triangle below canal. Or D. Triangle beneath cabins. Sinunod niya ang kanyang gut feel. At yun na lang ang natitira dahil ubos na ang kanyang mga lifeline. Ang sinugot niya ay letter C. Triangle below canal. Hindi ko na itatanong kung bakit yun ang sagot mo dahil mahaba na yung paliwanag mo kanina eh. Tanungin ko na lang si Aling Gloria. Nay! Bossing! Okay lang sa inyo? 600,000 na? Kung magiging 20,000? Nasa kanya po, bossing! Andyan na yan eh. Ni-risk niya na yung 600,000. Pag mali, babalik po sa 20,000. Kapag tama, 1,000,000 pesos. You trusted your gut feel, right? Yes. Let's see. Tama yung pagkakatiwala mo sa iyong gut feel. 20,000 kaya? Or 1,000,000?
Kylo. Bossing. It's 1 million! Yeah! Di muna kita i-congratulate dahil may isa pa tayong tanong. Gusto mo muna mag-jogging-jogging? Kasi tayo pa, nanginig pa yung kamay ko. Gusto mong tumalon? Isang talon, isang talon. Sige, sige. Bayaan kita dyan. Isang talon, dali. Oh, tama na, tama na, tama. Baka maubos, maubos. Okay, relax. You okay? Nagmanhid pa yung kamay ko. Ako rin eh, para. Wala ka naman sakit sa puso. Wala naman, ho. Okay. Meron pa tayo isang tanong. Relax. Let's go. Sa ngayon, meron ka ng 1 million pesos. Next question. Doblado. 2 million pesos. Pag tama. Pag mali, balik ka sa 20,000. Here's the 2 million peso question. Ano ang pamagat ng poem ni Lewis Carroll na ginamitan ng nonsense words? Parang napangiti ka. Medyo familiar po si Lewis Carroll. Mm-hmm. So, pero hintayin ko po yung choices, baka hindi ko po makita dyan yung ina-expect ko pong makita. Sana nandyan. Sana po, bossing. Gusto mo na makita? Yes, bossing. Next week na lang kaya? Bossing, naghintay po ako ng isang linggo eh. Ano ang pamagat ng poem ni Lewis Carroll na ginamitan ng nonsense words? Ito ang mga choices. Letter A, gibberish. B, jabberwocky. C, twaddle. D, gobbledygook. Bossing, nakikita mo ba? Yes, bossing, nakikita ko po. Ano yung nakikita mo? Bossing, pasensya na po. It's okay. Take your time. 2 million yan. Gibberish. Ano siya eh? Parang foreign. Di rin siya maintindihan, pero hindi ko po siya ma-associate kay Lewis Carroll. Twaddle. Parang ganun po ibig sabihin, pero hindi ko po alam yung specific meaning ng twaddle. Gobbledygook, same lang po siya sa gibberish. So, bossing, ang magiging sagot ko po ay jabberwocky. Ito eh, kung sakaling hindi ka sigurado, may duda ka sa gusto mong isagot. Ito ang check-in na kakahalaga ng 1 million. 1 million pesos. Pag tinanggap mo yan, you can go home, walk away with your mom and dad and sister with 1 million pesos. Tingin mo muna. Bossing, ang laki nito. Ngayon lang ako nakahawak ng check ng gantong kalaki. May
Merong mas malaki dyan. Yes, bossing. 2,000,000 pesos. May konting problema lang. Pag nagkamali ka na sagot, babalik ka sa 20,000. That's a difference of 980,000 pesos. Oh, laki nun. Kumbaga, imbis na 1 million, ang iuwi mo ay 20,000. Kapag nagkamali ka ng sagot. Bossing, kaya na-recall ko po na Jabberwocky siya kasi meron pong dance group sa US ng pangalan ay Jabberwockies. Then nabasa ko po sa interview nila bakit yun yung pangalan ng dance group nila. So sabi po nila, pinagbasehan daw po nila yon kay Lewis Carroll sa sinulat niyang poem. Bossing, sa tagal-tagal ko pong naghintay na umupo dito, nasa harap ko na po ang 2 million peso, ang 2 million peso na question. Ifo-forgo ko po ang 1 million peso check at sasagot po ko. Ang magiging sagot ko po ay letter B, Jabberwocky. Sigurado ka? Yes, bossing. Sigurado na po ako. Kylo? Is that your final answer? Yes, bossing. Letter B, Jabberwocky is my final answer. $1,000,000. Parang ngayon ko lang ata gagawin ito, ah. Dodoble ba ang 1 million ni Gailo? The exciting finale after the break. Only here on Who Wants to Be a Millionaire? Patuloy ang saya at kasiyahan dito sa Who Wants to Be a Millionaire. Ito na ang sitwasyon ngayon. Meron ng 1 million pesos. Si Gailo. At kanyang ni-risk ito for our top prize of 2 million pesos. Let's see if his risk will pay off. Ito yung 2 million peso question. Ano ang pamagat ng poem ni Lewis Carroll na ginamitan ng nonsense words? Gibberish, Jabberwocky, twaddle, gobbledygook. Naalala daw niya yung dance group po sa US. Sa US. Ang pangalan ni Jabberwocky. So yun ang sinagot niya, letter B, Jabberwocky. Nay. Nay. Bossing. Nay. Bossing. Kung 20,000 ang iuwi ninyo, hindi nyo naman siguro pagagalita si Gailo, ano? Hindi po, bossing. Kasi po, pag mali yung sagot niya, babalik siya sa 20,000. Yung 1 million, mawawala. Magiging 20,000. Bali, nawalan siya ng 980,000. Hindi naman kayo magagalit. Hindi po, bossing.
Daddy. Bossing. Parang naluluha kayo, Daddy. Tay. Kinakabahan, Bossing. Tay. Bossing. Itoy! Kailo. Nanalo ka ng 2 million pesos! Congratulations sa inyong lahat. Kailo, congratulations. 2 million pesos! Yes, bossing! Hindi ko na muna tatanungin kung anong gagawin niyo sa 2 million dahil alam kong parang hindi ka pa naniniwala na mag-uwi kayo ng 2 million pesos. Hindi pa ako, bossing. Okay, congratulations again. Palakpakan natin si Kailo. Thank you, bossing. Thank you. Hi. Congratulations po. Congratulations. Kailo, congratulations. Galing mo. At nadumihan ang aking buhok. Thank you. Thank you, thank you. Okay. Ayos ba?